kadalasan na underbones, ngayon automatic. Ito pala yung VXI dito sa Walter Mart. Merong nan-trip dun sa aking Facebook account. Ewan ko, wala naman silang makukuha dun. Hello, good morning guys. Welcome back to the channel. It's a boy, savior mo. So, andito po tayo ngayon sa aming simbahan dito sa Kamaning, Quezon City. Hulog ko lang itong mga padasal. Sobre. Alright. Sir, thank you. Okay. Ayun, naihulog na natin yung sobre. Uy, one way pala yan. Dito na lang. So today is All Saints Day or araw ng mga yumao. Tayo ngayon ay lumabas at tayo ay dadalaw sa ating airpot at ang aking kapatid. Siyempre, All Saints Day. Hindi naman nakikisabay sa dagsaan ng tao yung mother ko, pero ako, carry ko lang naman dahil unang-una na naman problema sa atin kahit may pagsiksikan tayo. And this is their day, kaya mas mainam na rin na makapagtirikman lang tayo ng kandila at makapaghalay ng dasal bulaklak. So sana po nasa mabuti kayong kalagayan lahat po kayo. Kung kayo man po ay dadalaw sa inyong mga mahal sa buhay na yumao, ay sana maging mapayapa ang inyong mga biyahe at iligtas nawa tayo sa anumang panganib. Ingat po tayong lahat. So today's holiday, ay kita nyo po, napakaluwag ng Tomas Morato Avenue. Ito po, diretso ng ABS-CBN. Nakita nyo, walang gano'ng sasakyan, no? Ito, Timog Avenue. Diyan tayo tutumbok. Ito yung rotonda. Grabe, napakaluwang. Walang halos kasasasakyan, no? Kasi syempre, holiday, kaya ganyan. Long weekend pati, dahil katatapos lamang ng election, eh, nagdire-diretso na. Napakagandang pagkakataon para mag-vlog at mag-motor. So sinabay na natin itong pag-vlog natin dahil lumabas na tayo eh. Napakaluwang, napakatahimik. Pero bukas naman yung mga kainan. Ito, makain ako dyan. Maraming kainan dyan sa loob, yun. Pares. Update ko lang po kayo, may nangyari pala po dun sa Facebook account ko. Yung hindi naman po yung page, secured naman yung page natin. Merong magaling na nanghack nang trip dun sa aking Facebook account. Ewan ko, wala naman silang makukuha dun. Pinagtripan ba naman? Sa tulong na rin ng kaibigan natin na IT, na-retrieve naman. Gumawa na nga ako ng panibagong account eh, para ma-access ko yung page ko. Ayun, na-retrieve na. Nag-umpisa yun, October 29. Pag pupunta ako dun sa mismong profile ko, walang nag-show, as in blank space. And then biglang may nag-pop up dun sa wall ko na parang di ko alam, community guidelines ba or parang ganun. Ang nakakatuwa lang kasi nakalagay doon is savior mo, then private account ko. Ang violation ko daw, not engaging in hate speech. Eh natural, hindi naman tayo nakikipag-engage sa mga hate speech na yan. Hindi naman tayo basher. Nagkahinala na ako dahil ultimo yung mga archives, yung mga pictures, yung mga videos, kasi meron din ako mga reels doon eh. Ang luwag ng Quezon Avenue.
alam eh. Nagtaka na ako nung hindi ko na ma-access yung mga video after nung blank space eh, nagko-corrupt yung mga folders. So sabi ko, ba't ganun? And then nung lumabas na nga yung pop-up, tapos masyadong weird yung nakalagay doon eh, sabi ko, ah wala, na-hack na to. Siyempre yung mga private account natin, nandun yung mga address natin, mga personal information, numbers na connected sa mga accounts natin, eh delikado. After that, kinontak ko na kaagad yung kaibigan ko na IT sa isang kilalang kumpanya, no? And humingi na ako ng tulong sa kanya kasi hindi na kaya ng powers ko eh, yung mga ganong klaseng attack. Sabi ko, kailangan ko ng tulong, paano ba nangyari dito? And then, nung sinek niya, nahack nga daw talaga. Nakuha ng hacker yung pattern ng authenticator. Di ba merong ganun sa mga Google authenticator. Ganun naman ang mga hacker eh. Kayang-kaya nilang ihack. E di labo-labo talaga. Sabi naman nung friend ko, i-deactivate na namin kaagad yung Instagram kasi nakakonect yun doon. In-advise niya ako na wag na namin sabihin kung paano niya ginawa. Basta napaka-sophisticado nung pagkaka-explain niya sa akin. So ang bottom line is that yung mga Google services natin, lalo kung tayo naka-Android and nakakonect yan, malalaman ng hacker yung mga patterns, oras ng active tayo sa Facebook, time na hindi tayo active, mga ganun. And then mayroon daw silang way para mahulaan yung password or ma-open yung mismong account. Dami lubak. Buti na lang na bawi, and laking pasasalamat ko kasi hindi na inabot ng ilang days. Laking pasasalamat ko dahil nakuha. So ayun lang naman po yung update ko. Minsan naatake talaga tayo pero hindi natin alam. Di naman po ako sikat, di naman ako popular para atakein ng ganun, ewan ko. Meron talaga mga tao na sadyang naiinggit. Bumbomba pa! Bomba, bomba! Yun, malapit na tayo. Malapit lang naman po yung cemetery. Dito lang naman po yan sa La Loma Catholic Columbari. So sana po maging payapa pong pagse-celebrate ninyo ng All Saints Day. This is the time for reunion and para makapagmuni-muni at alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay na sumakabilang buhay na. Di talaga natin makokontrol yung criminal minds ng ibang mga tao eh. Hindi natin alam ano bang makukuha nila dun sa account ko. Pero tapos na yon. Ang importante ay nabawi na natin yung account. Hindi naman tayo mapagtanim ng galit sa kapwa natin kung sino man yun. Sana may napala ka sa ginawa mo. So yun lang naman po gusto ko ikwento sa inyo. And malapit na ako sa akin pupuntahan. Kaya kita kids. Sir, saan pa parada? Okay. Where will I park? I don't wanna park there. So let's ask. Dito na nga tayo, parada nga tayo rito. Ayoko sa tayo magpaparada dyan. Saan ang parking, kuya? Ah, okay. Salamat. Yun, dito pala parking ng motor. Mas okay na dito kaysa yung nasa labas ka. Pag doon sa labas, hindi safe doon. Yan, so binabati ko po lahat ng mga nandito ngayon. Dito tayo para mabilis lang tayo makabelo mamaya. Ayun, oh. Para doon tayo bebelta mamaya. Oh. At least may lilim pa. Kita-kita tayo mamaya, guys, ha. Akit lang ako doon sa taas, ha.
Okay, kita kits. Alright. Kailangan pala nito. Ito po. Kano po? Wala tayo, wala pong bayad. Okay. Salamat po. Salamat sa Diyos, nakadalaw na rin tayo sa puntod ng ating yumaong mahal sa buhay. Getsa na tayo? Thank you po. Hindi naman tayo nagtagal. Hindi naman natin need ng magtagal dahil unang-una galing pa tayo sa trabaho, galing tayo sa Puyat, so naantok na rin ako. Dito po yan sa Caloocan, sa may St. Peter Columbari. Tapos yung kabila, La Loma Catholic Cemetery, meron na rin Columbari yung La Loma. Pero yung sa amin kasi, St. Peter po siya. Mag-edsa na tayo. Ito na yung 10th Avenue, Caloocan, yung divisoria ng mga pyesa ng motor, mga underbones. Kadalasan na underbones, ngayon automatic. Tingnan natin EDSA. Luwang ng EDSA, oh. Ingat po kayo lahat ng mga motorista, lahat ng mga bumibisita sa mga sementeryo ngayong araw na to. Iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga senior citizens. Pagtapos nitong undas, back to normal na naman po. Tapos na ang holiday at malapit nang magpasko. Ilang linggo na lang, siguro nagpas isang buwan, Pasko na, matatapos na ang taon, tapos na ang 2023. Wala naman tayong masyadong topic for today, yun lang yung nangyari sa ating private account, pero hindi naman po siya ganun ka-importante at ka-valuable para sa ating moto vlog. Shoutout po pala sa Shete Car Wash and Auto Detailing, dito po yan sa Del Monte, Quezon City. Shoutout din po sa Freestone Coolant. Yan ang ating ginagamit na coolant pang top up kay Drew. Shoutout din po sa Gili Helmets Philippines. Shoutout din po pala sa Amari Printing Services and also Seth Visual Concept, SVC. Kung kailangan niyo po ng mga trademark logos, stickers, designs para sa inyong mga businesses, please like and contact SVC. Ito pala yung VXI dito sa Walter Mart. Shoutout kay Cherish, tsaka kay La Tropa. Dito ko na rin tatapusin ang ating vlog for today. It's a random vlog. Wala naman tayo masyadong diniscuss. Nag-vlog lang tayo dahil tayo ay lumabas. So lagi niyong tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa, kamay sa dibdib. Ito po ang inyong lingkod, sa savior mo. Bye-bye!